Ayan, magandang umaga, General Santos, SOC Sergeant, of course, Mindanawans. Naku, araw na naman ng Sabado mga kabrigada, panibagong usapan na naman at talakayan tungkol sa pangkalusugan. Siyempre ngayong araw mga kabrigada, ha, araw ng Sabado, marami sa ating mga nanay ang nasa bahay na nila ngayon habang nag-aanda kung ano man ang magiging almusal ng kanilang mga chikiting. Sa ating mga nanay, naku, baka masyadong busy po sa trabaho, nakakaligtan po ang breakfast ng inyong mga anak. Zoya Milk mga kabrigada, naku, masarap ang susansya at gawa po sa natural soya beans. So ayan, sa ating mga nanay, kung kailangan po ang protein and fiber sa ating mga anak, syempre andyan po ang Zoya. O ayan, sa ating mga kabrigada, magandang morning din sa Central Mindanao na nanonood ngayon via Maguindanao Sky Cable. Magandang morning sa inyo. Ngayong umaga po mga kabrigada, marami tayong pag-uusapan ha, tungkol pa rin sa ating kalusugan. Kung meron kayong mga katanungan, andyan po ang ating text line at pwede kayong magpaabot ng inyong katanungan sa topic nating pag-uusapan ngayon. Again, magandang morning. Ako po si Brigada June Mendoza. Ayan mga kabrigada, magandang umaga sa lahat ng mga tumututok sa Brigada Healthline, especially sa mga kaibigan ko dyan, mga suki namin. Magandang umaga sa inyo. Alam niyo ba mga kabrigada, napakaganda ng ating magiging edisyon ngayong umaga dahil ito ay tungkol sa pagpapaganda at sa tamang pag-aalaga ng ating skin. Especially summer na, tama kabrigada ng June. Ngayon, matutunghayan ninyo kung paano natin, kung paano tayo tutulungan ni Doc Michelle, isa sa napakagaling na dermatologist, kung paano natin aalagaan at protectionan ang ating mga balat ngayong summer. Ayan mga kabrigada, makakasama po natin ngayong umaga ang isa sa fellow ng Philippine Dermatological Society na si Dr. Michelle Villanueva. Ayan, Doc, magandang umaga. Good morning, good morning. Good morning mga Mindanawan. Ayan, o ayan, ako sa ating mga nanay, lalo na pala ngayon, papalapit ng summer, ha? Yes, kabrigan ng June, napakainit. Ayan, masyado pong, sabi nga nila, napapanahon ang topic natin ngayon dahil marami sa ating mga kabrigada conscious sa kanilang skin. Baka magkaroon ng, ang tawag ito, ng sunburn. Tsaka ang matindi pag cancer. Ay, nako, napaka-grabe na niyan. Ayan. Okay, Doc Michelle. Ayan. Tungkol po sa, dito ba sa Pilipinas, mataas ba ang kaso ng, o mga kaso ng cancer, skin cancer? Medyo tumataas na rin, ano? Pero kung tutuusin, dapat tayong mga Pinoy, meron tayong protection against skin cancer dahil ang ating kulay ay napakaganda. Yan ang tinatawag na morena na complexion. So actually, yung ating kulay po, yan ang number one protection natin against skin cancer. No? Kaso lang, ngayong panahon na to, marami namang nagnanais na maging mas maputi kesa sa morena. So ang daming gumagamit ng mga whitening products. So anong nangyayari? Nawawala ang ating natural protection against skin cancer. Ayan, pero Doc, you did mention about sa mga Pilipino, pero ang type ba ng skin for us, Pilipino, pare-parehas lang sa mga Asian? Kasi usong-uso din ngayon yung tungkol sa mga K-pop na yan, ginagaya-gaya yung mga kutis ng mga Koreano. Oh, ang mga Koreano ay napakaputi. Okay, so kung ang skin natin po may apat na types, 1, 2, 3, 4, tayo po ay nasa type 3, morena. Ang mga Koreano, nasa mga type 2, medyo maputi sila, wala masyadong protection. Kasi the darker the skin, the higher the protection against sunburn and sun damage. Ayan, so ibig sabihin po ba, Doc, mas sensitive yung mga Koreans? Mas sensitive ang mga Koreans kasi mapuputi yung kanilang skin. So wala sila yung masyadong tinatawag na melanin. Yung melanin, yun ang nagbibigay ng morenang complexion sa atin. Yan din ang nagpo-protect sa atin against skin cancer. Ayan. Doc, nung bata pa tayo, ayan, nung bata pa tayo, palagi sinasabi, huwag magbilad sa init ng araw pag lagpas ng 10 o'clock up, down, no? So, pero ngayon, parang pag alas 9, ang taas na ng araw. Oo. Kasi nga, di ba, may mga issues about global warming, nade-deplete yung ating ozone layer. Ang ozone layer, yan yung unang nagbablock ng ultraviolet rays. Yun yung mga ilaw galing sa sun na nagko-cause ng sunburn. Okay? Remember, ang sunburn po is the number one risk factor for skin cancer. Lalo na kung panay-panay. Every summer na lang, nasa sunburn, tumataas po yung incidence ng skin cancer pag lagi kayong nasa sunburn. Kaya yung mga anak natin, batang-bata pa lang po kahit babies, pwede na pong gamitan ng sunblock.
Yung may SPF, Doc. Yung may SPF. Ay, nako. Sige, Doc, hold your thoughts muna ha. Yung SPF na yan, ultraviolet, ano pa mga pag-uusapan natin sa ating mga kabrigada? Andyan po ang ating text line, okay? Text na kayo mga kabrigada, tatanungin po yan o sasagutin yan ni Dr. Michelle Villanueva. Siyempre mga kabrigada, dito pa rin sa Brigada Helpline. Alam nyo ba mga kabrigada kung saang bahagi ng inyong katawan ang may pinakamanipis at may pinakamakapal na balat? Ang pilik mata ang maituturing na may pinakamanipis na layer ng balat na may sukat lamang na 0.5 mm, habang ang pinakamakapal naman matatagpuan sa ating palad at talampakan na umabot sa 4 na milimetro. Mayroong tatlong layer ng balat, ito ang epidermis, dermis at subcutaneous layer na proteksyon ng ilang organ mula sa pagkasira at impeksyon.